Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. COVID-19 pandemic at hindi ang Philippine offshore gaming operators o POGOs ang dahilan ng pagbaba ng bilang ng Chinese tourists na nagtutungo sa Pilipinas. Sinabi ito ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment sa isyu ng POGOs sa bansa. Ipinaliwanag ni Salceda na noong 2019 hanggang 2020 ay nagkaroon na ng 90.2% na pagbaba ng Chinese tourists sa Pilipinas na naranasan din anya sa ibang panig ng mundo. Sinuportahan naman ni Rizal 4th District Representative Fidel Nograles ang pahayag ni Congressman Salceda. Dagdag pa ni Salceda na highly speculative ang pag-uugnay ng National Economic Development Authority o NEDA ng POGOs sa mga Chinese tourists. Samantala, ibinunyag ng Department of Finance na bumagsak ang economic benefits ng bansa mula sa POGOs. Ito ang sinabi ni Finance Undersecretary Shelo Magno sa pagdinig pa rin ng Kamara. Ayon kay Magno, mula sa 7.18 billion pesos na buwis na nakokolekta ng Bureau of Internal Revenue noong 2020, bumagsak ito sa 3.91 billion pesos na lamang noong 2021 at bumaba pa sa 3.90 billion pesos mula January hanggang July 2022. Maaring humingi ng exemption sa regional directors ang mga pampublikong paaralan sakaling hindi kayanin ang 5 araw na face-to-face classes paglagpas ng November 2. Ayon kay Department of Education o DepEd spokesperson Michael Poa, marami ang nag-invest sa private schools para sa online learning kaya hindi mandato sa kanila ang 5 araw na face-to-face classes tulad ng sa public schools. Dagdag pa ni Poa, maraming pribadong eskwelahan ang nagsara dahil hindi nakakamit ang sapat na bilang ng enrollees. Gayunman, sinabi ng DepEd na kapakipakinabang pa rin ang in-person classes para sa mental health at academic development ng mga mag-aaral. Inaasahang makatanggap ng department memo ang public schools mula sa DepEd kaugnay ng basehan ng pag-aproba sa limitadong in-person classes. Aprobado na ng Metro Manila Council o MMC ng National Capital Region o NCR ang pagkakaroon ng motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ilalaan lamang sa motorcycles ang outermost lane at para naman sa siklista at pampublikong sasakyan ang first at second lanes. Depende pa rin sa road conditions ang exclusive motorcycle lane at pag-aaralan ng MMDA ang sukat at bahagi ng Commonwealth Avenue. Maglalagay naman ng traffic signs ang Quezon City at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Commonwealth Avenue mula Elliptical Road hanggang Doña Carmen Subdivision upang magabayan ang mga motorista. Sang-ayon ng Metro Manila Mayors sa traffic scheme ng MMDA at ipatutupad ang motorcycle lane policy bago matapos ang Nobyembre. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.